Okay, so welcome back naman mga ka-DIY sa aking panibagong video. Ang video natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng potentiometer nitong ating step-down converter. Ito po ay XL4015 constant current at constant voltage mga ka-DIY. Ito po ay lithium charger board. So meron ako ditong dalawang 10K na potentiometer. Ayan po yung papalit natin sa kanyang potentiometer dito na plastic. Papalitan natin siya para magamit natin ito sa ating bench power supply dahil kapag nilagay natin ito, hindi natin siya mapihit doon sa labas ng ating bench power supply. So kaya kailangan natin ng ganitong potentiometer, tapos lagyan lang natin siya ng wire. So ayan mga ka-DIY, bali dalawa po siya, kanyang current at sa kanyang voltage mga ka-DIY. So napakadali lang po magpalit nito mga ka-DIY. Bali kapag halimbawa na ganyan ninyong inyong ayan, nakaharap yung pangalan ng ating potentiometer, so ipaparis nyo lang po yan ito sa kanyang paa. Bali nakaharap po sa inyo yung kanyang, ito yung pitan niya mga ka-DIY. Kung napapansin po ninyo yung maliliit na yan, yung tatlong maliliit na yan po yung paa ng ating potentiometer mga ka-DIY. So pagtapat-tapat nyo lang po yan. Halimbawa ito, pagtapat nyo lang din dito. So sundan nyo lang po mga ka-DIY at umpisa na natin yung ating video. Nangin muna natin siya. Lagyan natin ng lead para mas madali siya mga ka-DIY. Mas madali siyang hinangin. Ayan. So mas madali yung siyang matanggal. Yun. O diba? Madali lang. So ganun din yung isa mga ka-DIY. Sabay lang natin yan. Tanggalin muna natin lahat bago natin palitan. So ini, lagyan mo natin ng lead para mas mabilis siya matunaw. Yan. So, ganyan lang kadali. So, ayan na siya mga ka-DIY. So, huwag muna natin itapon yan. Tapos, yung ating wire, ito yung gagamitin natin. Bali, tatlong kulay po siya. Red, blue, tsaka green. Ganon din sa kabila para di tayo malito mga ka-DIY. Lalagay lang natin yan. Kasi may butas na yan. Yung tinanggalan natin, meron na siyang butas. Doon na natin isuksok. Ayan. Initin lang natin. Dahil wala tayong holder, so mano-mano natin itong hawakan. Yan, so madali lang naman siya dahil may butas na. Initin nyo lang. So ingat-ingat lang dahil sa akin, tignan nyo, pumuti na yung aking daliri. Yan. Tapos, saka nyo siya hinangin mga ka-DIY. Kapag halimbawa na tusok nyo na. Ayan. So, ayan. Then, next naman natin yung isa. Ganon din mga ka-DIY. Parehas lang. Blue, green, saka red. Sunod-sunod na lang natin para hindi tayo malito sa kanyang color coding. So ayan na siya. Hinangin natin ulit para sigurado yung kapit na hindi siya luluwag. So ayan na siya mga ka-DIY. Harap nyo lang siya ng ganyan. Pantayin nyo lang. Tapos yung color ng wire ay kailangan parehas dito mga ka-DIY. Ayan. Nasa kaliwa yung ating blue. Yung sa kanan naman yung red.
Ayan. So, ganyan lang siya. So, pantayan lang natin. Blue, green, saka red. Tapos, nakaganyan na po siya mga ka-DIY, ganyan. Nakarap po sa inyo yung pihitan. Ayan, saka nyo siya ilagay. Siyempre, hinangan muna natin ito. Para magkadikita na sila. At wala nang iwalayan yan. So, bali gagamitin natin itong mga ka-DIY sa ating bins power supply. Gagawa po tayo nun. Kaya inuna ko muna ito. Para mapakita sa inyo kung paano siya nilagay sa ating bins power supply na sa loob yung kanyang module at sa labas naman yung kanyang pihitan. Yan, so ganyan lang po. Tapos sunod naman natin, same process lang sila ang dalawa. Okay. Pula pa rin, ganun pa rin sila ang dalawa, pares lang. So, gayahin na natin ulit yung ginawa natin kanina. Okay. Tcharam! Tapos na. So, ganyan lang kabilis mga ka-DIY. So, try natin siyang lagyan ng load at kung gumagana ba yung ating nilagay na potentiometer mga ka-DIY. So, meron akong power bank dyan. May DC output na yun na 12 volts na ating nilagay. So, test natin yung output nito para sure kung 12 volts nga ba. Okay, 12.3. Kabayan natin sa input ng ating step down. And so may ilaw, ibig sabihin mayroon siyang supply mga ka-DIY. Ayan. So, try natin. Check yung output. So, 12.1. So, ayan. Pitin natin yung kanyang potentiometer. Okay, so gumagana siya mga ka-DIY. Hanggang 12.1. Tapos, bababa natin siya hanggang kung kailan. Tingnan natin kung hanggang saan siya bababa. 1.2. Okay, 1.2. 12.3 hanggang 1.2 yung kanyang step down. So, okay na yan mga ka-DIY. Ito yung kanyang ampirahe na naman ito. So, ayan. Kapag tinasa natin yan. Ayan. So, okay yan. Ibig sabihin, gumagana siya mga ka-DIY. Okay, so, ganyan lang kadali mga ka-DIY. Mula sa maliit na potentiometer na to. Tapos, pinalitan natin ng malaki. Kaya natin siya ilagay sa ating bench power supply. Para meron na siyang adjustable na nasa labas. So, kapag umabot ka sa videong ito mga ka-DIY, maraming salamat. Sana ay may natutunan ka sa aking videong ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, hit mo po yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga video na ina-upload. So, shoutout pala dyan sa aking mga subscribers na laging nakasubaybay. So, hindi ko na kayo isa-isain sa ngayon dahil napakarami nyo na po. Next video natin ay may shoutout tayo dun mga ka-DIY. So, kung gusto mo magpa-shoutout, so, message nyo lang po ako sa aking YouTube channel. So, maraming salamat mga ka-DIY at God bless po sa ating lahat.